Ano ang sakit ni Celine Dion? Stiff person syndrome. Ano yun? Bago ko sabihin, paalala na ang video na to ay for your information only, not for self-diagnosis. Kung may mga sintomas ka na nakakasagabal na sa pang-araw-araw na gawain, magpakonsulta na. Naranasan mo na ba na gumising sa umaga na may stiff neck? Yung sobrang sakit at tigas ng muscle sa leeg mo, yung hindi mo na siya magalaw? Sa isang taong may stiff person syndrome, para siyang stiff neck, pero imbes na sa leeg lang ang stiffness ng muscle, nasa buong katawan naman. Paano nangyari yun? Paalala, rare ang condition na ito. 1 to 2 cases per million lang ang may sakit nito. So kung feel mo na meron ka nito, less likely yun. Ang stiff person syndrome ay isang autoimmune na sakit ng central nervous system. Pag sinabing autoimmune, yung immune system ay inaatake yung normal at healthy cells mo. Pag sinabi namang nervous system, kabilang dito yung brain, spinal cord, at nerves. Kung saan nakakapag-send at receive ng electric signals mula sa utak para makontrol ang iba't ibang parte ng katawan. May dalawang importanteng neurotransmitters sa nervous system natin. Ang GABA or gamma-aminobutyric acid at ang glutamate. Si GABA ang inhibitory neurotransmitter, ibig sabihin pampakalma ng nervous system. Si glutamate naman ang excitatory neurotransmitter, ibig sabihin pampa-excite siya ng nervous system. Kailangan both GABA at glutamate ay meron para ma-maintain ang balance sa nervous system para hindi ito masyadong kalma at hindi rin masyadong excited. Sa mga may stiff person syndrome, yung immune system nila ay sinisira yung mga kailangan para ma-produce ang GABA. Ang GABA ang pampakalma ng nervous system. Kung walang GABA, mangingibabaw ang glutamate, which means magbibigay sanhi ito sa hyper-excitability ng nervous system. Over-excited na ang nervous system. Sa mga may stiff person syndrome, mostly ang affected ay yung mga muscles nila. Kaya naman, ito ang iba't ibang sintomas nila. Stiffness and rigidity of the trunk muscles. Dahil nga over-excited ang nervous system, continuous ang pagkontract ng muscles. Kaya tumitigas o nagiging stiff yung mga muscles sa chan at yung mga muscles sa likod, kaya hirap sila mag-bend forward at hirap din silang i-twist yung katawan nila at sobrang sakit nito. Stiff neck pa lang, di ba? Sobrang sakit na. Imagine yun na lang sa kanila, stiff yung buong muscles sa likod at sa chan. Increased lumbar lordosis, yung spine nila ay sumusobra ang curve tulad nito. Gait disturbances, magkakaproblema sa paglakad nila, hindi na tulad nung dati, ngayon may mga limitations na at madalas madapa. Painful generalized spasms, kung naranasan nyo na yung pulikat, yung sobrang sakit at tigas ng calf muscles nyo at ginigising kayo ng madaling araw. Sa mga may stiff person syndrome, nangyayari ito sa lahat ng muscles nila. Sa braso, hita, chan, dibdib, at sa lahat na ng parte ng katawan nila na may muscles. Kung nakakaranas nito, magpakonsulta na sa neurologist dahil may treatment naman para dito. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.